I think it's high time na kasi matagal, kumbaga long overdue na yung intersex talaga is mapasama dun sa kumbaga tinatawag nating sex marker or sex sa option po. And if it, I think siguro yung life ng intersex is complicated na, and if you will not include it, mas magiging komplikado po para sa akin po. Ano po? The intersex community was not consulted po with regards to the anti-discrimination bill po. Kailangan marinig ang boses ng mga intersex because we are 1.7% of the total population. At kumbaga hindi po ganun, hindi po kami kaunti, kami po kami. Kaya siguro po para marinig din yung mga rights na kailangan ibigay para sa amin po. Lagi nga po naman sinasabi, nothing about us without us. Ano po? Pero nakakatuwa rin po dahil may mga allies kami, may mga allies ang intersex community na nagsasalita para rito. Pero mas siguro po, mas magiging maganda kung kami po mismo ang tatanungin pagdating dito. Ang main purpose kasi namin as Intersex Philippines is that yung magkaroon ng pagkakakilanlan. Dahil pag pinanganak nga ang isang bata, yun nga nagiging basehan eh. Yung what's in between their legs, ano po. And naturally naman talaga, hindi lang male at female talaga. Diba? Kailangan tanggapin natin yung katotohanan na may, kumbaga, may intersex talaga. At kaya namin gusto ito dun sa, na magkaroon sana ng marker na kinatawag po is para yung mga ipinapanganak na baby na intersex ay, kumbaga, may option sila na intersex yung gamitin. Na marker, para kung dumating yung time na fully decided na sila kung ano talaga yung sex or yung talagang gusto nila, they can choose freely na hindi nadadaan dun sa costly process ng legal change, legal sex marker change po. Siguro po pagdating sa usapin na may na-included ang intersex, dapat isama nga sa kami po yung mas nakakaalam tungkol dun sa sarili namin po, ano po, at sa mga issues namin. Kaya sana po siguro ma-consult kami pagdating sa mga ganitong bagay po.